now, makakausap natin first time dito sa couch, Rene J and H2O. Congratulations! Thank you. MVP ng ating first game, MVP ng second game, Pakito and Cho. Baka Rene J Cho. Rene 2 is back. Oh, H2 is back. Back again. H2 is back. Tell a friend. Okay, first of all, H2, it's nice to see that you're back at your form. Ngayon, you had 703 gamit yung Pakito. Pero wait, mag-rewind muna ako ah. Kasi back in March 19, nag-tweet siya, ayoko na. That's a very serious tweet. Pero kitang-kita ngayon that you've gotten your confidence back. So how did you get that fire back in the game? Yung ano po kasi nung laban po namin sa RSG nung game 1, nung natalo po kami, parang down na down po ako nun eh, kasi parang ako na naman sisisayin ng mga tao. Kasi the more na iniisip ko na ano na, the more na iniisip ko yung ano, yung mga sinasabi ng tao, mas lalo na isira laro. So nag-reset ako ng mindset ko na dat nagtitiwala ako sa sarili ko. Tapos dat mag-stay lang ako sa laro o ganun. Kasi pinipilit nila ibalik yung season 6 ko na ano, laro eh. Eh wala na din ako babalik yung kasi paiba-iba lang meta, ganyan. Exactly. Tapos yun. Kaya nag-reset po ako ng mindset na ano, magtiwala ako sa sarili ko. Tapos andyan sila boss yung nag-guide sa akin na ano. Balik yung confidence. Oh, balik yung confidence. Tsaka yung girlfriend. Malakas naman talaga siya eh. Wala naman nabago sa laro niya. Ano lang, masyado lang siya nag-overthink sa mga sinasabi ng tao. So ikaw ba yung nagtatake lead in terms of kung paano mabalik yung kanyang confidence also sa team niyo? Kinakausap mo siya privately? Kinakausap ko naman siya lagi. Kami lagi mag-uusap niyan. Lumalabas kami. Oh, okay. And ngayon, you feel better? You feel so much better? Okay, first of all, happy anniversary. Happy anniversary. So before, kasi parang H2, iba yung aura mo ngayon. Did Mika say anything to you, any words of encouragement bago magsimula ang ating laban? Kasi pinakita mo naman, galing MVP, game one. Pag po mag-start, kunyari may laban po akong kinabukasan, lagi po siya may sinasabi sa akin. Pag po kasi ano eh, pag nakikita niya po yung mga sinasabi ng basher, parang na ano rin siya. Kaya parang ina-up niya po ako ganun. To the rescue. Opo. Lagi niya po ina-up na malakas ka ganyan. Proud ako sa'yo. Aww. Sana all. Sana all. Well, good job sa'yo. Ikaw naman, Rene J. Okay. So pagkatapos ng Echo, you guys were performing really well, pero pagkatapos ng Echo, sunod-sunod yung pagkatalo nyo. I think in about 5, natalo kayo 4 games. Na-default. So at one point, mabigat ba yun para sa koponan nyo? May times ba na nagkaroon kayo ng disagreement? Or how was that for the team? Mabigat po yun kasi ano eh. Parang lahat sa'yo nawala sa laro. Parang nung nag-meeting po kami, iniusapan namin. Yung mga team po na parang, siyempre po parang sila, kasi parang inaabangan po ng mga tao, diba? Tapos nag-prepare po talaga na maayos. Naka-ready na nga yung... Naka-ready na talaga. Tapos biglang ganun na traffic. Traffic. Alam, wala talaga magagawa. Walang counter yung traffic. Kasalanan din namin. Kasi late talaga ate. So, mag-around to naman kayo. You're gonna be able to face Echo. So, ayun, kinikip nyo yung strategy nyo dyan and feeling nyo mata-2-0 nyo sila? Number one sila ngayon? Hindi naman sa... Ito kayo mo namin. Well, humble. Jay, humble today. The new Rene J. Wow! Kaya yun, nice to. Kaya po yun. Okay, now. Let's just talk about ano ba ang bago ngayong araw na to? Kasi iba yung chemistry nyo today. And it's really nice when you two play together. So what's something new when you woke up today? May nangyari ba? Totoo po, wala kaming practice eh. One day adjustment. Tapos di po ako nilalaro. Oh, hindi ka dapat maglalaro? Ano nangyari? Lang po namin. Kasi parang sa screen po, parang yung mga performance niya tignan. Tapos parang kulang ata pag ano, walang shot caller na isa pa. Parang yun po yung kinailangan namin. Tapos 4 AM po ata kami nagpa-practice kanina. Nag-scream lang po kami nun. Tapos yun, doon lang namin tinaray yung mga pang... yung ngayon, tapos yun, wala. Buti yung effective yung lineup na. Medyo di pa nga po kami, ano, parang confident ng lima eh. Kasi di pa po kami ganun ka-sync. One day adjustment. Hindi naman, wala nga one day, pre. Parang oras a few lang. Hours lang. Hours wala pa, lang. Wala pa 12 hours. Ayun. So at moments na, let's say, hindi kayo sure, and yun nga, sunod-sunod yung pagkatalo, sino sa inyo, sa lahat sa inyo, talaga nagiging very, very vocal kung nagta-take charge? Parehas po silang dalawa ni Oreshi. Eh, sila po yung dalawa po naming shot caller. Pero pag mga mid-game po, kasi nag-delete-ulito pag sabay-sabay po nagsasalita eh. Si Oreshi po yung pinapa-shot call na ako pag mga mid-game to late. Tapos siya na lang po yung huhuli ng mga hero. Speaking of Oreshi, hindi niyo to nilaro, pero siya yung
high loss. Usually, traditionally, sanay kami sa high loss na revitalize or flicker, pero ginagamit sprint. Bakit? Does this have to do with the new patch? Ikaw, explain ka dati. Piling ko mas maganda po kasi sprint dun eh. Kasi pagka rebit siya, parang... Parang gagapang sa kanya lahat eh. Kasi puro melee yung kalaban eh. Yun. Pang XP po siya. Pagka tank po siguro, rebit mas maganda. Pero pagka XP, mas maganda para sprint. Kasi XP naman siya, hindi niya kailangan yan. Nung flicker? Oo, hindi niya kailangan po. Tsaka flicker or sprint siya. Ngayon. Wag lang rebit. Pag rebit pang sa akin po yun eh. Kaya naman ang nagre-rebit yung mga tank para ano eh, para ma-delay lang nila, mabuhusan yung skill ng kalaban. Ayun. Okay, you had your first anniversary. How was that, by the way? Ano po, na-celebrate po na naman namin, pero parang kapos po sa oras eh. Pero na-celebrate po namin, mga madaling araw po nga namin na-celebrate. And she's a very understanding girlfriend. Naiintindihan niya na lagi kang busy, and she's always the one to lift you up. Apo. Ikaw, Ranajay, kailan anniversary? Okay, now, it's your turn. Look at the camera. Si Mika sinabi sa'yo, kaya mo yan. Meron siyang message and words of encouragement. Ano naman ang reply mo sa kanya? Nag-MVP ka, na 2-0 niya yung kalaban. Go ahead, look at the camera. Kunyari yan si Mika. Nandiyan yung mata niya. Anong message mo? Mamaya na lang. Make up. Shoutout na po ba? Yes! Kunyari si Mika ngayon, no? Thank you sa, ano, sa pag-support sa akin, sa girlfriend ko kay Mika Salamanca. Andyan lagi, manalo matalo, andyan siya palagi para iyak ako. And sa mga supporters namin, thank you so much sa supporters ng Next Play Boss. Tsaka sa boss namin, si Boss Alan, si Sir Gab, si Boss AJ. Yan. Thank you so much sa pag-alaga sa amin. Tsaka kay Boss D, tsaka kay Coach Chico sa buong sa amin, sa mga teammates ko. Yan. Tsaka sa mga pamilya namin sa isa't isa. And yun. Tsaka sa girlfriend ko, Mika Salamanca Sharce. Ano pa? What's the shout out? What's the message? Message. Ano sinabi ko kanina eh. Ano, thank you so much sa pag-support sa akin. Facebook eh. And sa pag-intindi sa akin, sa mga laban namin sa MPL, minsan din natin na celebrate yung, yun nga, yung anib natin. Medyo kapos sa oras. So, babawi ako. Pagtapos itong MPL, babawi talaga ako. Uy, babawi. Thank you so much. Renegade. And sa akin, una-una siyempre, thank you kay Lord dahil binigyan niya kami ng magandang laban. And yun, shoutout sa family ko. Shoutout kay Boss A, kay Boss D, kay Boss AJ, kay Sir Gab, yan. Tsaka sa mga sponsors namin. And yan, sa mga supporters namin. Thank you sa supporta niyo sa amin. Sa sponsors. Yan, bibigay lang namin best namin sa mga susunod namin laban. Congratulations! Job well done. It's really nice to see you two. Talaga ang ganda ng chemistry niyo. NXPE taking today's win. H2 is back.